everyone, welcome back to my channel. And today, question and answer muna tayo, no? Sasagot tayo ng mga tanong ng ating viewer regarding pa rin ito sa Paris Mami na negosyo. Sa mga nagtatanong ng presyo, ito pong presyo ng bawat item, no? Tulad ng sibuyas, merong 180 per kilo, 380 per kilo. So ito po yung binili namin, no? Ayan, so hindi siya ganun kalakihan. And then next price is 450 per kilo, meron ding 550 per kilo, and ang pinakamahal sa sibuyas is 600 per kilo. Next, sa sili naman ay 180 per kilo na lang, no? So bumaba na siya. Meron ding 160 per kilo and merong 150 per kilo. Ayan. Sa whole dried chili, 450 per kilo. At ito nga rin po pala ang gamit namin sa sandok sa Paris. Ayan, so dinudugtungan na lang namin ang tangkay. At nabibili lang ito dito sa kung saan mga kari-kariton sa Divisoria. Maraming nagtatanong kung saan nabibili. Next, sining habak, 40 pesos per kilo. So ayan, isa sa mga ginagamit namin ito sa pagluluto ng Paris. Ano? Next, itong bell pepper, 80 per kilo. Ganun din ang bawang, no? 80 per kilo din ang price niya. Meron pa nga mas mababa, 70 per kilo. Pero tinanggal ni Kuya, nagalit ata. Next, idamay na rin natin itong presyo ng kamati, 70 per kilo. Meron pa nga 60 per kilo. Next, presyo ng luya, 50 pesos. Meron ding 70 pesos. Ayan, meron niyang 35 pesos pala, no? Next, dito tayo sa bigas na maaalsa, no? Isa sa maaalsang bigas, itong tatak na green rose, no? So, laon rice siya. So, ang presyo nito is 1,700 per sack. Hindi pwede pong bumili ng tingi or per kilo dito since wholesaler sila dito. Next, itong semi-laon na Superman or yung sinandoming. At ang presyo nito ay 1,780 per sack. Next, laon rice is yung Lozano or long green. Presyo 1,940 per sack. Next, itong super laon or ang wagwag. At ang presyo niya is 2,350 per sack. So, mas mahal siya since ito ay super laon. Ano? So, ito mga klase ng bigas na maaalsa. So, ang price na ito guys, galing ito sa mismong store or wholesaler store sa Divisoria. At ang address nito ay nasa Asuncion Street. Next question from Edwin Yamat. Ma'am, pwede po makita ang sako ng bigas niyo. Salamat po. So maliban kay Sir Edwin, marami pa nagtatanong regarding sa itsura ng sako ng bigas na wagwag. So ito na nga po guys, ang sako ng bigas na wagwag. Ayan. Next question from Sir Efren Romero. Paano po magluto ng kanin na di na po kinakailangang isang agpa? Ang pagluluto ng bigas ay nakadepende pa rin yan sa klase ng bigas, ang sukat ng tubig na ilalagay mo. Ayan, so today no, ipapakita ko sa inyo ang proseso ng pagsaing nitong wagwag rice or itong super laon no, na nabili namin or ito talagang ginagamit namin dito sa Parisan. So gawin natin itong malasinangag ang pagsaing natin no, ng kanin or ng bigas na to. So ito nga guys, sisimulan na natin. Nag-prepare or nagpakulo na kami ng tubig. Ito pa ay 20 liter na tubig. So kailangan natin itong dagdagan ng 2.5 litro ng tubig para maging 22.5 liter ang tubig para ito sa 15 kilos na bigas. Next, dito sa tubig, naglagay ng approximate 3/4 cups ng asin. 4 na pakete ng magic sarap at toyo. Soy sauce, ano? So kapag dark soy sauce ang gamit mo, gagamit ka lang ng 1/2 cup. And then nag-add din kami ng kalahating litrong mantika. So depende sa inyo kung damihan nyo pa yung mantika since mahal ang mantika. Kaya kalahating litro lang. So hayaan natin kumulo itong tubig. At once na kumulo na ito, pwedeng-pwede na natin ilagay itong 15 kilos na wagwag rice, no? So kung naalala nyo, ang wagwag rice, ito po ang super laon na klase ng bigas. Ano? At ang sukat ng tubig ay nakadepende sa klase ng bigas. So since super laon ito, so ang ratio neto is 1:1.5.
or isang kilong bigas. At ang tubig niya is 1.5 liter. So, simple lang, times mo lang ang number of kilo ng bigas dun sa 1.5 liter. Ayan, so since 15 kilos ang sinaing namin, itinimes ko lang siya sa 1.5 liter. Kaya ang total ng tubig na inilagay ko dito sa 15 kilos is 22.5 liter. So ayan, tatakpan lang natin at hayaang kumulo hanggang sa mapansin nyo ang usok. Ibig sabihin, tuyo na ito or wala ng tubig itong ating sinasaing. So ito na yung time na kailangan nating painininin. No? So papahinaan na natin yung apoy hanggang sa maluto itong kanin. So approximate time, umaabot siya ng up to 1 hour. Hanggang sa totaling maluto itong ating kanin. So ready to serve na itong ating kanin. May mga nagtatanong kung ito ba ay hindi malansa since hindi ito ginigisa. Usually kasi dapat ginigisa yung pares, di ba? So ito nilalaga lang. During the process ng pagluluto ng pares, no, meron tayong separate na video, kaka-upload lang natin. So, dun sa part na pagpapakulo, unang pagpapakulo ng karne ay nililinis na kagad natin ang sabaw para wala ang lansa. No? At pagkatapos malinisan ang sabaw, naglalagay tayo ng mga kung ano-anong pampatanggal or makakatulong na ma-eliminate ang lansa. Katulad ng mga hiniwa nating ingredients, ito ay nakakatulong o tumutulong para matanggal ang lansa, makapagbibigay ng mga bangong aroma, and of course, nakakapag-add ng flavor sa ating mga niluluto. Next question, gaano daw po ba katagal ang pagpapalambot ng karne? Sa pagpapalambot ng karne, hindi na namin napapansin kung anong oras or ilang oras since ang hiwa ng aming pampares ay maninipis. Once na matapos itong mahiwa lahat ng ganito kanipis, ibinabalik na kagad namin sa kaldero. After maibalik sa kaldero, over high heat pa rin itong apoy, titimplahan ng cornstarch and pwedeng-pwede na siyang iserve kaagad since maninipis lang itong hiwa ng karne. So nakadepende pa rin sa klase ng karne at hiwa ng karne ang pagpapalambot ng karne. Sa ribs, medyo matagal ang pagpapalambot nun. Maabot pa siya ng 4 hours. Pero siguro kapag baka, less than 4 hours kasi medyo malambot ang karne ng baka. Next question, pricing ng menu. So ito po ang price ng menu namin. Next question, so kung may 100K ka na, pwede ka na mag-start. Yes, pwede. At meron ka ng mga high quality na mga equipment na gagamitin. Pero kapag low budget ang meron ka, pwedeng-pwede ka magsimula sa less than 50,000 na puhunan. Dahil napakarami na ang mga nagbebenta ng mga second hand at ino-offer sa mas mababang halaga. So next question, Idol, fresh po ba ang meat na ginagamit nyo? O pwede rin po ba ang frozen meat para sa pares? May pagkakaiba po ba sa lasa? Okay guys, sa fresh meat, once na bumili tayo ng fresh meat, kailangan kagad natin itong lutuin para ma-retain or makuha natin ang nutritional value na binibigay niya, and then ma-retain ang color neto at ang lasa, no? And of course, sa fresh meat, nandiyan talaga ang original flavor na ina-expect natin, ano? Pero ang fresh meat, habang tumatagal na hindi mo siya naluluto, of course, nababawasan ang mga nutritional value
color at ang lasa na ibinibigay ng karne. Ngayon, sa paggamit ng frozen na karne, wala namang problema yon as long as ng karne ay na-fresh kagad. Once kasi na hindi kagad na-freeze itong meat, of course, mababawasan na kaagad ang mga nutritional value, color, and taste, no, bago pa siya ma-frozen. So, walang problema ang frozen meat na gagamitin mo dito sa Paris Mami kasi hindi naman magkakalayo ang lasa niya as long as na maayos mo siyang na-freeze at maayos mo siyang na-defrost. Pero once na ma-pull out mo ng frozen meat, na-defrost na siya, na-expose na sa labas, and then unti-unti siyang naiinitan at hindi mo pa siya kaagad na luto, no? So, nakukontaminate na siya at naiiba na ang texture at lasa niya. So, doon madaling masira ang karne kapag naiinitan. Kaya, fresh meat man yan or frozen ang gamit mo, huwag na nating patagalin yan. Kailangan na natin kaagad lutuin bago pa masira. So, walang gaanong malaking difference sa paggamit ng fresh meat and frozen meat. Siguro, ang malaking difference doon yung price, no? Mas mura itong bilhin ang frozen meat compare sa fresh meat.